Hello! Welcome back to our YouTube channel. I am Dr. Zane Kevin Coharvasho, a pediatrician. Ang topic po natin today ay ang do's and don'ts sa pagpupurga. So, sasagutin ko po ang what, who, when, how sa pagpupurga. So, umpisahan na natin. So, who? Sino nga ba dapat ang mga pupurgahin natin? So, do deworm children regularly starting 12 months old or 1 year old? So, preventive deworming po ang tawag dito. So, mali po yung mga nagsasabi na hindi naman kailangan purgahin yung mga bata pag wala naman sintomas. Mali po yun. So, unang-una, napaka vague po ng mga sintomas ng mga pagkakaroon ng bulate. So, hindi po lahat, malaki ang tiyan, hindi lahat, payat, hindi lahat, may lumalabas na bulate. Minsan, hindi mo alam, may bulate na pala ang bata. Okay, pangalawa po, kahit po itest natin yung pupo nila, ang mga bulate po, hindi po 24 hours ay tuloy-tuloy naglalabas ng itlog. Yung itlog kasi ang hinahanap natin sa pupo pag nagpapatest sa laboratory. So, kahit na normal, negative, ang lumabas na result sa test sa laboratory, hindi po ibig sabihin wala pong bulate yung bata. So, dahil po sa mga limitations na ito, dahil napakahirap i-detect ng bulate, ang recommendation po ng Department of Health at ng Philippine Pediatric Society, pati na rin ang World Health Organization, lahat po sila ang sabi nila, lahat po ng bata ay talagang kailangang purgahin. So, huwag kayong maniwala sa mga doktor man yan o kapitbahay, mga kung sino-sino nagsasabi sa inyo na hindi kailangang purgahin yung bata hanggang walang sintomas. Mali po yun. So, ang don't naman natin ay ang pagbibigay ng pagpupurga o gamot pang purga kapag may severe malnutrition, allergic sa gamot na pampurga, may karamdaman yung pasyente na malubha, o mataas yung lagnat. So, yan yung mga conditions na bawal purgahin. So, although over-the-counter na gamot yung mga gamot pampurga, so for me, meron namang mga well-child visit yung mga pasyente. So, mas maganda po yung mga tanong nyo sa purga, sabay nyo na lang doon sa well-child visits. So, para po, sure tayo na walang condition yung patient na bawal siyang purgahin. Okay? Next topic is, what do we use for deworming? Ano ba yung dapat gamitin natin sa pagpupurga? So, kung kulang po sa budget, then may albendazole tablets po na available sa mga health centers. Libre naman po yun. Kung sarili naman kayong bibili, ang ginagamit natin, yung 10 ml na mebendazole, 50 mg per ml na suspension. Common brand yan, use yung Anchox. Okay? Ang binibigay natin ay 10 ml ng isang maliit na bote na yon. Kung medyo mas matanda naman, marunong ng masanay ng nguya, usually mga 4 years old and above yung cut-off natin, yung mebendazole, 500 milligrams na tablet po yung gagamitin natin. So, one tablet yung nguyain po ng bata. So, kung kaya naman po na shift na sa tablet, better po shift na. Kasi mas makakamura kayo sa tablet kesa dun sa tinitimpla pa. Okay? Tapos, don't use yung preventive na pampurga para sa mga batang may sintomas na ng mga bulate. So, iba po kasi yung dose at minsan iba rin mismo yung gamot na ginagamit natin para sa mga pasyente may obvious na symptoms na ng bulate. So, kapag mali kasi yung gamot na nabigay mo, mali yung dose, mas mataas yung chance na magkaroon ng side effects. Lalong-lalo na yung erratic migration, ibig sabihin yung bulate na nasa bitukan nyo lang dapat, after ng maling dose ng gamot, pwedeng lumabas sa ilong, lumabas sa bibig. So, lalo nakakatakot po yun. So, huwag nyong gagamitin yung regular na pampurga lang kapag may sintomas ng bata. Pa-check up nyo po para mabigyan ng tamang klase ng pampurga. Kapag ang dami nyo namang na-skip na doses ng pagpupurga, better ko magpa-check up muna kayo sa doktor bago kayo magbigay ng gamot. So, di ba minsan may mga nababalitaan kayo sa TV na
after bigyan ng pamburga, sobrang namilipit sa tiyan yung bata, nagsuka, na-hospital pa. Usually nangyayari po yan kapag napakatagal na hindi napurga ng bata, tapos saka mo binigyan ng preventive na pampurga. Kasi nga, di ba, sinabi ko nga kanina, iba dapat yung dose, iba yung gamot na ibibigay natin kapag marami na talaga yung bulate ng bata. When do we do the deworming? So, do give the medicine with meal, lalo na yung mga fatty meals. So, mas na-absorb kasi yung gamot na pampurga kapag may kasabay na fats yung kinakain. So, personally, sa mga patients ko, sinasuggest ko na yung gamot na pan-deworm isabay nila sa lunch or sa dinner. Kasi usually, yun naman yung mga big meals natin. So, mas mataas yung chance na busog sila, mas may fats yung kinakain nila. So, don't keep asking about best time for purga. Wala pong best time. Ang importante po, yung may laman yung chan at may fats yung kinakain. So, last is, how do we do the deworming? So, do give the medicine properly. So, by now, alam nyo naman na prone sa choking yung mga less than 4 years old. So, kung tablet yung binigay ng center, less than 4 years old pa yung pasyente, alam mo naman hindi pa magaling umuya, huwag nyo naman ibigay yung buong tablet sa baby. So minsan kasi may maririnig, may mga nababasa ako, binigyan daw ng binigyan ng tablet yung baby, tapos sumuka, tapos yung mommy sisisihin yung tablet. So hindi po tablet na may kasalanan doon, mali po yung pagpapainom nyo. So syempre kung hindi pa marunong umuya yung bata, yung tablet dudurugin nyo bago nyo ibibigay sa bata. Dudurugin nyo, bibigyan nyo, ihalo nyo sa tunawin nyo, o ihalo nyo sa food, whatever. Basta, kailangan, hindi siya buong lulunukin. Kasi machuchok talaga yung bata. So, kung 4 years old, pataas na po, depende sa bata, yung iba, kaya nang nguyain yung tablet. So, or sa private naman, nakatitinitimpla naman na yun. So, mas madali yun. Okay? So that's it for preventive deworming. Kung may other health concerns kayo, gamitin niyo yung table of contents na nasa description box below. Bye for now!